Praise the Lord. Right now, I have here with me Brother Chester Bondoc again to help us with our rules and regulations. So this is all, this evening is, should I say, ano ba to? General Assembly at the same time, this is also an orientation. So orientation din natin yun. We're going to be oriented. What should be our proper decorum, proper actions to be a part of the PMCC Fort Watch Orchestra, official orchestra. So dito, ngayong gabi, ating pag-uusapan kung ano ba yung nararapat na kilos, nararapat na gawi at action, ano, bilang kabahagi ng PMCC Fort Watch official orchestra. So, by the way, ito po ay panukala ng konseho ng apostol. this orchestra is tasked by the council of the apostle. We were tasked by the council of the apostle to assemble an orchestra. And you know, when we say orchestra, hindi lang po isang piraso yan, hindi lang po 10 piraso yan, hindi lamang po 20 players, no. An orchestra is a battery of musicians or a collection of musicians. And marami po ang kabahagi sa orchestra. And we should have a proper actions or proper attitude, proper decorum, ano pa ba ang mga synonyms, proper demeanor. Kumbaga sa bahay, merong house rules. So ito yung house rules natin, pag-uusapan natin ngayong gabi. And if you have questions patungkol sa ating house rules, isulat nyo lang and we will try to answer your house rules. I think sa kung nahihiya kayo magsalita, i-chat nyo na lang. I-chat nyo na lang sa Zoom. Yung, di ba pwede mag-chat sa Zoom? Am I right? You can chat sa Zoom. Tapos, somebody can read it for us and we can answer your questions regarding our rules and regulations or ang ating house rules. Siyempre, isa tayong pamilya dito eh. House rules. Isa tayong malaking pamilya. So, we have a house rule na dapat sundin. So, number one, Brother Chester will help us with our house rules. Number one sa ating house rules, students must strictly comply in accordance with the given schedules of classes. This includes the following: students must render an early notification to the representative and instructors if they will not be able to attend all their scheduled classes, preferably a day before. Okay, so iliwanagin natin 'yan, ano. Ang number one po dito, strictly po ano, dapat mag-comply po tayo sa mga schedule ng classes. Ngayon, sa sitwasyon na hindi, halimbawa si Brother Chester, ano, may check-up siya, may bakuna siya sa nataon yung bakuna niya ng COVID. Kunwari lang po, yung bakuna niya ng COVID nataon sa klase. Siyempre, yun yung mga circumstances na wala tayong magawa. Ngayon, ang sabi dito sa number one, students must render early notification to the instructor. So, inform nyo yung instruction a day before. Hindi yung same day, unless a super emergency, di ba? I mean, you have to go to the hospital. Ibang usapan na yun. Yung same day, yung same day notice, ibang usapan na yun. Yung super emergency, like you'll be confined in the hospital, kailangan mong may dinala ka sa hospital or meron kang isinugod sa hospital, ibang usapan na yun. Pero ang sinasabi dito, preferably, syempre hindi mo naman alam kung ma-hospital ka, di ba? Or hindi mo naman alam kung kailan magkakaroon ng emergency, rather, di ba? So, itong sinasabi dito sa number one, preferably a day before is, ito yung mga circumstance na kaya nating magawa ng paraan, di ba? So ahead of time, one day before, mag-inform tayo sa ating teachers. Continue, Brother Chester. Pati dagdag ko lang, parang ano rin yung schedule din ng mga instructor natin. Kasi parang
para maano natin yung oras din ng mga instructors. Ayun. Bukod kaya naman may ganito, tama yung sinabi ni Brother Chester. Yung schedule ng instructor natin. Ito po mga kapatid ko, hangga't maaari, gusto po natin maturuan talaga kayo ng lahat. Maturuan kayong lahat ng tama, ng ayos at ng maganda. Yan po ang ating nasa na maibahagi sa inyong karunungan to impart to you the knowledge of music so you will be, you know, equipped sa ating nalalapit na golden anniversary. Ngayon, we also have to consider our, gaya nga ng sabi ni Brother Chester, we have to consider our instructor din. Siyempre, katulad no, ni Teacher Rainiel, si Brother Rainiel, ang dami niyang tuturuan sa violin. I think, madami. 60 plus yata ang kanyang ano, tuturuan. So 60 plus. So imagine lahat yun, kung 60 plus, eh, you know, hit and miss yung attendance, masakit sa ulo, tapos yung 60 plus attendance na yun, eh, laging problematic sa klase. Ibig sabihin problematic, lahat yun, laging nagpaparisket. Okay. Kawawan naman po ang ating tagapagturo. Ang ating tagapagturo po ay walang bayad. Hindi po natin siya binabayaran. This is a ministry. Si Teacher Rainiel or si Brother Rainiel po, Isidro ay ang ating instructor sa violin. Hindi po natin siya binabayaran dito. This is a ministry. Paglilikod po ito sa inyo. So, let us be considerate din sa ating mga tagapagturo. Okay? Next, move on tayo, Brother Chester. Under din nung number one, in the occurrence of students' absence that may affect the conduct of the lesson, the assigned instructor may option to reschedule the lesson. Nare-reschedule din yung lesson. Next, this lesson pertains to the lesson on instrument and not sight reading and rudiment class. So, saan na lang to sa instrument? Next, the temporary schedule may depend on the agreement between the instructor and the student. Okay, so let's say, yan ito yan, diwanagin natin, may schedule na kayo. Example, ang lesson nyo sa instrument ay, let us say, Wednesday. Kaso for some circumstance, yun nga, kailangan mong magpabakuna, ang schedule ng bakuna mo, Wednesday din. Pwede ka naman mag-inform, mag-text ka, at pag-usapan nyo ng teacher nyo nung kayang i-risked based on his schedule. Kasi nga yung mga instructor natin dito, may mga ginagawa rin. Iba, estudyante. Iba, may trabaho. May ginagawa rin yung iba. So, let us be considerate. Okay? So, pwede po bang mag-risked? Pwedeng mag-risked. Hanggat kayang mag-risked based on the schedule ng teachers. Again, uulitin ko po, ang tagapagturo natin, may mga ginagawa rin sila. So, meron silang mga duties na dapat gawin. Ngayon, in the case na available sila sa araw ng gusto mo, ng risket, then your lesson will proceed. Pero, ayun, hanggat maaari, let us avoid absences. Hanggat maaari, iwasan natin umabsent sa mga klase. Para smooth yung ano rin. Oo, kasi yung, apektado yung lahat. Apektado lahat. Katulad nun, syempre, mapipigilan yung progress, di ba? Babalik magre-review na naman, di ba? So, ganun. Hanggat maaari, iwasan natin na umabsent. Pero kung hindi talaga kaya, pwede namang magpa-reschedule. Okay? Number two, the student must prepare his or her materials before the scheduled class lesson. So ito yung materials natin. Music notebook, pencil, eraser, printed copy of pieces, etudes, exercises, and note, the assigned representative may get the files of the pieces, etudes, exercises available on the official Google Drive folder. So, i-prepare po natin yung mga materials, hindi yung pag-class na, kasi nakakaubos ng oras yan. Ay, sir, wait lang, kukunin ko lang yung music notebook ko, kunin ko lang yung pencil ko. Para maganda, pag mag-start na yung lesson, ready na lahat para dire-diretso. Yung oras natin, talagang sulit na sulit, bawat ano class. Okay, next, number three, students must diligently observe proper maintenance of their instruments. And madagdag ko lang, ano, during your lesson, maintain proper dressing. Ano ba tawag? Dress code? Hindi ko na kayo re-record mag-uniform. Wala naman tayong uniform. So, maintain proper dress code. Wala pong magpapambahay dito. Wala pong nagle-lesson na nakasando. Be it a male or female, huwag po tayo magsasando sa ating lesson.
ano, wala pong magsistando sa lesson. Wala rin pong naka-shorts during lesson. Baka nagle-lesson tayo. Kung di naman kita, okay lang. Di ba? Kasi minsan gano'n, di ba, yung mga streaming, yung streaming meta ngayon. Alam niyo naman yung mga streaming, alam niyo na yan. Alam niyo na yung mga galawan natin dyan. Pang taas lang yung naka-long sleeve. Di ba? Tapos naka-shorts na. Okay lang yun kung hindi kita. Pero pag kailangan makita yung buong katawan, katulad ng cello, di ba? Pag sa cello, kailangan makita ng teacher yung tuhod eh. Pero kung violin lang, okay lang kasi taas lang. Nakaupo ka, taas lang. Okay lang, violin yun. Or sax, or flute, upper body lang. Pero sa cello, kailangan makita yung tuhod eh. Kailangan makita yung tuhod. So, bawal naka-shorts. Ano? Wala pong mag-shorts. Especially if you're using cello. Ano? Or kung hindi naman makikita, okay lang. Kung hindi makikita yung knees nyo, sabi nga nila, daijobu. Okay? So, prepare proper dress code. Una sa lahat. No? Dress code. Our dress code should have decency, ano? Decency and modesty, sabi nga sa Bible. Ano? May kaamuan at kaayusan. Okay. Now, going back sa number 3, maintenance ng instruments nyo. Of course, ingatan nyo yung mga instruments nyo and you have to maintain it. As simple as that. Ginagamit natin yan, pag nasira yan, wala tayong gagamitin. Alright? So, maintenance of your instruments. Okay, mabilis lang yan. Number 4, Brother Chester. It is required for students to attend rudiments class, note reading class. Required lahat. Okay. Need to attend. Required. Alam niyo naman yung required, ano? Requirement. So, iba pa yung klase nila sa, Brother Chester, baka malito sila. Iba pa yung klase nila sa instruments. And bukod pa yung klase nila sa rudiments. Pag sinabing rudiments, this is music theory or music fundamentals or fundamentals of music. And when we say note reading, ito yung solfeggio. Tuturuan tayo magbasa ng notes. And si Brother Chester ang ating magiging tagapagturo sa ating note reading. Mamaya, introduce natin yung ano. Introduce natin yung mga teachers natin. Parang pala talaga ito, music school. Oo, di ba? Parang music school may talaga. May instrument. Ano na, tas may... Ano. Yes. Kasi usually, Brother Chester, pag mag-enroll ka sa mga online ngayon, ano lang ang tinuturo sa'yo? Instrument lang. Hindi ka tuturuan ng notary. Yung iba nagtuturo naman, ano. Pero mostly, walang theory. So mostly are just, you know, play the instrument. Now, number 5. Number 5, students must submit their practice video weekly to the assigned representative for the purpose of monitoring their progress. So, magsesend ng mga video weekly ng mga practices for the purpose of monitoring their progress. Yung dito po, ano yan sir, no? Parang ano po siya? Normal yan dito sa mga bata. Kahit yung mga nagbabayalin dito, nagsasubmit sila ng video practice nila sa professor nila para namomonitor din sila ng prof nila. Huwag niyo pong ipagkakamali. Bukod pa yung lesson niyo ng, you know, Zoom or Google Meet, bukod pa yung klase niyo sa ipapasa niyong video. Mm. Ipapasa niyong video to added monitoring lang yun. Para makita rin nung instructor kung paano ka mag-practice. Baka mali yung ginagawa mo eh. Di pag mali yung pinapractice mo, mali yung nade-develop mo, di ba? Mahalaga kasi yung practice talaga, yung tamang practice. Tamang, not just practice, but good and right practice. Yun ang kailangan natin. Kasi you may be practicing, yes, you're practicing, but you're practicing bad. No? You're practicing the wrong thing. Ang pinapractice mo doon yung mali. So, pag tumugtog ka, ang gagawin mo, mali. Diba? Ganun lang yun. When you pick up the other end of the stick, you also pick up the other end. Diba? Ganun yung stick. When you pick up the one end of the stick, you also pick up the other end of the stick. Pag inangat mo yung stick na yun, nung kabilang dulo, binuhat mo rin. So kung, metaphor ko lang yun, allegory ko lang yun. So kung ano yung pinractice nyo, yun yung resulta, yun yung lalabas. Kung mali yung practice, mali yung result. So importante na maganda yung practice at tama. Okay? Number 6, each representative must be responsible for the monitoring of their participants. Submission of weekly reports via Google Drive is required. Compilation of practice videos and attendance. Itong number 6, ang bawat area kasi may representative. Like, for example, sa Balayan, si Pastor Cleto, ang ating in charge, ang ating representative. Sino pa ba?
sino ba yung mga representative natin. Anyways, alam niyo na yan, alam niyo na yan. Kumbaga yun yung mga ano natin, mga OG natin. Yung mga boss dyan. Yung mga ano natin, OIC natin. Kasi naman yung representative natin, you are tasked to be responsible for the monitoring of their participants. I-follow up natin sila na makapag-submit ng, yan, ito, submission of weekly reports. Kailangan makapag-submit sila ng weekly report. Kamusta ba yung, ano-ano ba yung meron sa weekly report pala? Ito, yung compilation ng videos. So, trabaho ng representative, ng area representative to compile the videos ng kanyang mga kasamahan. Example, ako yung OIC dito or si Brother Chester yung OIC. Trabaho niya na ipunin, i-compile niya yung practice videos ng kasama niya. Tapos, isi-send sa Google Drive. Ano pa yung isa pang responsibility ng area representative? Attendance. Importante yung attendance. Ano? To always check your attendance ng mga kasama natin. It's our being the leader. It is our responsibility to push our comrades. Ano? I-push natin yung mga kasamahan natin to go forward. Trabaho natin silang itulak. Hindi hilahin. Ano? Baka, wala naman sigurong ganun dito. Ano? Leader ka, tapos hinihila mo pababa. Hindi maganda yun. Being the leader, it is our job to push our brothers and sisters. Amen. No? To push the team forward. Paangat, itulak natin sila pataas, di ba? Tulak forward, hindi tulak pababa or paatras. No, push them forward. Trabaho natin yon, being the leaders. Okay? So, don't forget to submit the compilation of videos ano sa Google Drive. At hindi lang basta kung saan-saan pala, no? Meron tayong proper designated ano Google Drive. Example, strings. Under ng strings, may mga section yan. Kasi ang orchestra po ay divided saan sa apat na section. String, winds, brass, percussion. Ngayon, eh kung string player kayo, under ng string section, merong violin, cello, violoncello, so on and so forth. So kung ano yung instrument nyo, dun nyo ilalagay. Hindi yung violin kayo, sa cello nyo ilalagay. At tapos hinahanap ng instructor, nasaan yung video ni ganito? Ni ganyan, ba't wala? Yung pala, napunta sa cello. So, ginawa natin sa Google Drive natin, meron tayong mga category para maayos, para organize. Okay? Maliwanag po. If you have questions, type in sa chat na. Okay? Move on tayo. Brother Number Chester. 7. There will be a monthly assessment and recital. Uy, ganda to. Assessment. Summary of lesson for the entire month. So, yun yung mga etude and pieces. Yung recital, performing your best piece of the month. One piece only. So, dito sa mga recital and yung sa ginagawa natin mga recital na to, hindi to para sabihin, ay, ikikritik ako sa pagtugtog ko. Yung mga recital, dito na-assess yung mga skills ng mga students. At the same time, pag merong recital, 100% yun, may improvement yun. Kasi pag magre-recital ka, magpa-practice ka lalo. Pag walang recital, parang sa exam sana yun eh, sa mga bata. Yung mga bata, for example, mga high school, pag walang exam, hindi mag-aaral yan pag walang exam. Matatapos yung first quarter, walang exam. Parang walang, hindi nila re-review yun. Pero yung mga recital, sa music naman, yan yung parang pinaka-ano natin eh, parang sabihin natin, exam din. Yan yung parang aaralin mo lahat ngayon, this month, yung mga lesson na ginawa nyo. Yan. And recital, nakakatulong yan sa pag-enhance lalo ng skills ng individual. If I may add din sa sinabi ni Brother Chester, yung assessment doon, importante 'yon kasi nga yung sinabi niyang skills para malaman natin kung ano yung mga dapat pang i-improve. Yes. Let's say yung left hand mo, kailangan mo pang i-improve yung left hand. Ma-check ng ating mga mentors, ma-check ng ating mga the mentors can check, our teachers can check what needs to be improved. Kumbaga, madadiagnose ka. Itong assessment na to, kumbaga, parang diagnostic to. Mm-hmm. Parang diagnostic. Parang, kumbaga, parang ang nagpa swab test. Ay, ito, positive COVID. Parang ganon. So,
Ganda ba ng example ko? So, para siyang swab test, diagnostic, to diagnose the person, di ba? Parang sa doktor, di ba? Dinadiagnose mo, ato, sakit nito, marupok. Yung mga ganun. Diba? Dinadiagnose mo yung mga sakit. Ito, ubuhin tong, ano to, mahina yung baga. Yung mga ganun. Diagnostic. So, itong assessment na to, dinadiagnose mo yung players. Ano? So, makikita natin kung kailangan i-improve yung kaliwa, yung left hand, or yung right hand. So, yung mga ganun. Diagnostic. Oh, maganda kayo pag-diagnostic. Pag nakita yung problema, nagagamot. Nagagamot, di ba? Kasi maganda, nagagamot. Pag walang diagnostic, sir, di ba? Pag walang assessment, hindi mo pala alam. May tuberculosis ka na pala. May pneumonia ka na pala. Hindi mo alam. Bakit? Hindi mo pa na-diagnose, di ba? Hindi mo na-diagnose. So, importante magkaroon ng diagnostics. Kaya meron tayong ganito. Okay? And next is yung recital. May monthly recital, I believe may kulang to eh. Monthly recital, and based on our meetings sa ating mga officers, I think meron tayong magkakaroon ng quarterly recital. Bukod sa monthly recital, magkakaroon tayo ng quarterly recital. Okay? So, puro tugtugan to. And for the purpose to stretch ourselves. Para sinabi nga ni Brother Chester, pag walang recital, wala kang pinaghahandaan. Pag may recital, I have to prepare for something, di ba? Parang si Pacquiao lang. Pag walang laban si Pacquiao, hindi siya masyado nagtitraining. Although nagtitraining pa rin siya, pero hindi yung, sakto lang. Hindi yung talagang intensive training. Pero pag may laban siya, di ba? You will prepare for 4 to 3 months. Intensive training talaga. Meron siyang practice routine. Ayun. Meron siyang practice regimen. Di ba? Meron siyang practice regimen pag may laban siya. So tayo din, may laban tayo. Anong laban natin? 50th anniversary. 50th anniversary, and this is going to be only once. Wala nang 50th anniversary part 2. Walang ganun. 'Di ba? 50th anniversary, isa lang 'yan. Pag lumipas na 'yan, wala na. And sabi nga ng mga bishops, 'di ba? Din natin alam pag after ng 50th anniversary, mag-rapture na. Yung pala pinapatapos lang ng Diyos yung 50th anniversary ng church. We never know, di ba? We never know. Malay mo, palipasin lang ng Panginoon yung ating anniversary and then rapture na. We never know. Ang importante, nagawa natin yung the best natin. Amen. Nagawa natin yung pinakamabuti natin. That's the bottom line. That's the bottom line. We were able to give our best for God sa 50th anniversary. This is going to be once in a lifetime event. And I believe, sabi ko nga, one of the greatest event in the history of the church, ano? One of the greatest, if not the greatest, that will be in the history of the church. Itong ating nalalapit na 50th anniversary celebration. So meron na lang tayong 2.5 years. 2.5 years to prepare. Ano? Mabilis lang yan. Hindi nyo alam, May na ngayon, no? Di ba? Parang kaka-New Year lang. May na ngayon. Di ba? May na. You never know. You never know, di ba? So, mga kapatid ko, let us feel the pressure. Hindi sa pinipressure ko kayo. Pero napipressure kasi ako. Honestly speaking, napipressure ako. So, let me be open to you. Ano? Napipressure ako. Kasi, iba't ibang ating degrees, ano? And we need to produce the greatest that we can do. Yung pinakamabuti na magagawa natin, yung pinakamabuti na makakaya natin, yung kailangan maibigay natin sa Panginoon, di ba? Sa nalalapit na 50th anniversary. Again, pag lumipas yan, wala na. Tapos na yan. Wala nang part 2 yan. Wala nang part 3. It's done. Tapos na. And sana magawa natin yung pinakamabuti na. Sabi ko nga, uulitin ko, this event or this 50th anniversary will be one of the historical event in the history of the church. One of the greatest historical event in the church. So huwag natin palipasin. At yung maging kabahagi ka nito, to be a part of this, is such a tremendous blessing. Ano? Yung maging kabahagi ka ng, hindi naman lahat tayong tumugtog, di ba? Let's admit it, hindi naman lahat binigyan ng kaloob makatugtog sa Panginoon. Kanya-kanya tayong kaloob. Pero yung tayo,
mabigyan tayo ng talento, mabigyan tayo ng kaloob na makatugtog sa Panginoon, malaking biyaya yun na maging kabahagi tayo. Sabi ko nga sa inyo, this will be one of the greatest and historical events in the church. So, huwag natin palagpasin nito. Let us do our best. Now, nasa na tayo? Sorry, tapos na pala yung message. Tapos na pala yung message. Nasa na tayo? Number eight. Yeah. Every instructor must obtain records or word file of the learning progress of their students, including concerns about their difficulties. So note, ito, one absent per month will incur 3 absences per quarter. Fourth absent means warning. Wag naman sana. Fifth absent means being dropped from the class. Naku, wag naman. Drop. So para tayo nasa college. Ano? Oh. Para tayo nasa college. Kasi kung hindi natin, if we're not going to imply discipline, sabi nga nila, perfection requires discipline. Or alisin natin perfection. Kasi nobody's perfect naman, di ba? Pero, if you want to be, you know, to give your best, di ba? If you want to give your best for God, it requires discipline. And discipline requires sacrifice. So if we're not going to imply this attendance, di ba? Lulubog lilitaw. Within 2.5 years, lulubog lilitaw ka, anong mangyayari sa atin? What will happen sa gawain ng Panginoon? Di ba? If you're not going to be committed, ito paparangkahin ko na kayo. If you're not going to be committed sa gawain ng Panginoon, anong mangyayari sa atin, di ba? Tunog ka lang pag tayo, di ba? Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba mangyayari yun sa 50th anniversary ng church? Tunog ka lang pag tayo? Kalampag, hindi maganda, di ba? Tunog na pinupunit na yero. Nakarinig na ba kayo ng hindi na uso yero ngayon, ano? Pero masakit sa tenga yun. Ganun ba gusto natin, di ba? Maghahain ba tayo sa Panginoon ng pangit, di ba? Sabi nga ni David, I will not offer unto God that cost me nothing. And be it thanksgiving, be it music, we offer unto God music. Hindi lang tayo nag-offer kay God ng thanksgiving, ng offering. We also offer to God our music. We offer our hearts to God through music. So mga kapatid ko, let us take note of our attendance. Huwag nating pabayaan ang ating attendance. Because sa attendance pa lang, dyan na makikita yung commitment. Dyan na makikita yung commitment mo sa di ba? Parang, ganito yan eh. Pag estudyante ka, hindi committed. Alam nyo na yan. Papasok ako, hindi. Hindi daw. Di ba? E, papasok ka ba? Ikaw? Ay, wag na. Tara. Ayan na. Diba? Ganun, diba? At ano, pasok ka? Ikaw? Eh, ngitihan mo pala. Alam na yan. Diba? So, hindi ganun, mga kapatid ko. Ngayon, itong attendance natin, dito makikita ang ating commitment. Yung discipline natin, yung commitment, will be reflected in our attendance. Kaya meron tayong liwanagin ko to, one absent per month ang allowed. Pero again, hindi naman tayo sobrang higpit. Pero sa mga sitwasyon, sa mga circumstance na hindi talaga maasahan, emergency talaga, it's okay. Just inform your teacher and request for a reschedule. May reschedule naman, di ba? May reschedule naman. Okay, so one absent per month, 3 absences quarterly. Example, so mag-start tayo ng May. May, June, July. So, on your fourth absent, sa isang quarter na yan, may 4 na absent ka, warning. Then, on the fifth absent, drop out ka na, parang college, di ba? Enroll ka na lang ulit next sem. Kung may next sem pa, o, di ba? Yun nga eh. You never know when this chance will be offered unto you. Hindi mo alam kung hanggang kailan yung opportunity na to. Ay, next year na ako sasali sa church. Next year na ako sasali sa orchestra. Next year na ako sasali sa music ministry. Next year na ako sasali sa ushering ministry. Or anong mang ministry yan. Next year na ako sasali sa media ministry. You never know
kung may next year pa. Sabi nga ng Mala Bishop, Ossi, hindi mo alam kung mag-rapture during the pandemic or after the pandemic. You never know. But what's important is, ang mahalaga ay nagawa natin yung bahagi natin. We were able to give our best unto God. So, let's take note of our attendance to always, you know, have in our mind and our hearts na mahalagahan natin yung mga klase. Libre na nga po. Libre na. Let's take this opportunity to learn, to upgrade ourselves. Ano po? And again, sa attendance, dito makikita, this will reflect our commitment sa ating ministry. Okay po? So, let me add also then. So, walong utos. Gawin natin siyam na utos. Ang ikasyam, huwag nating aawayin ang ating mga instructor. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, wala pong mga away ng tagapagturo. Magkakapatid po tayo dito. Wala po sanang magkakasamaan ng loob. Ano? Una sa lahat. Wala pong magkakasamaan ng loob. Hindi po natin kailangan magpagalingan. Hindi natin kailangan magpagalingan. Ang kailangan natin, we need to, first, syempre, yung maibigay yung pinakamabuti sa Panginoon. Amen. Pangalawa, to be better than ourselves, than who you are yesterday. Be better than who you are than yesterday, than who you are yesterday. Okay? Yun yun eh. Hindi natin kailangan magpagalingan. Ayun siya, ano, dapat ganito rin ako. No, huwag may kukumpare sarili mo sa kanya. Iba si Brother Chester, iba ako. Iba siya. Ang kailangan natin, ang importante, naibigay natin yung pinakamabuti. Pangalawa, be better than who you are than yesterday. Than who you are yesterday. Okay? So kung ano ka kahapon, nahigitan mo yung sarili mo. Diba? Bakit? Na-level up mo yung sarili mo. Umuusad ka. Hindi ka stagnant. Yun yung mahalaga. Hindi mo kailangan kumpara sarili mo sa iba. So, sana wala akong mabalitaan, mga kapatid, na nagkakasamaan ng loob, nagpapagalingan. Hindi natin kailangan magpagalingan. Dapat lahat tayo magaling para sa kapurihan ng Panginoon. Hindi natin kailangan si ganito, si ganyan. Wala nang ganun. Hindi tayo mga politiko. Hindi tayo politicians. Ano ta? Music servants tayo. Ano? Music servants. At anong ginagawa natin? Magbigay ng papuri sa Panginoon. Ano? So, let me also, bago ko makalimutan, let me remind you with the purpose of what we are doing. Yung purpose, bakit natin ginagawa to? Ha? Wag nyong aalisin sa puso nyo yun, mga kapatid. Always remember the purpose why you are doing this. Yung why. Why? Why are you doing this? It's not for you. It's not for your own self. Hindi para sa sarili mo, di ba? Hindi para sa kapitbahay mo, hindi para kay la pastor. Para sa Diyos. Remember your why. Why are you doing this? What's your purpose of doing this? What's your purpose in the music ministry? Ay, para makilala ko sa Facebook. Ay, para makilala ko sa... Hindi mo dadalhin sa langit yan. Walang plus point sa langit yan. So, mga kapatid ko, remember your purpose. That yung goal natin is magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. That should be our primary and foremost goal, to give glory unto God. And alam nyo, itong ma-share ko lang din sa inyo, itong orchestra na itong matagal, this is the desire of the apostle. Ito ang nasa ng sugo na magkaroon tayo ng sariling orchestra. Sarili ha, I mean solid Fort Watcher. Orchestra na solid Fort Watcher. Matagal nang nasa ng suko yan. Sa katotohanan yan, way back early 2000. Yes, that was early 2000. Nagpabili siya ng brass instruments. Nagpabili siya ng string. Nagpabili siya ng mga brass instruments para mag-aral yung mga Bible students. Ganun siya ka-supportive sa music ministry. And at the same time, dun mo makikita yung desire niya na magkaroon ng sariling orchestra yung church. Bumili siya ng strings, bumili siya ng brass instruments, trumpets, winds. Tanongin niyo pa si Pastor Sambagkat, alam niya yan. And what happened is, di nag-aral na yung mga Bible students, may mga batch 2000s, nag-aral na sila. What happened is, nadistino. Nadistino. Kasama noon, nadistino rin ang kanilang mga pagtugtog. So, naglaho na.
So, oo, pati instrument, wala. Although may mga ilan nilan na nagsusurvive pa. So, mga kapatid ko, kaya ako sinasabi to, gusto kong maalaman nyo na matagal nang nasa ng sugo na magkaroon tayo ng Amen. sarili. Magkaroon ng orchestra na solid fourth watch. Amen. Solid fourth watch. Kasi yung mga nagdaang orchestra, yung mga nakikita nyo, iba dyan ay mga kaibigan natin from, you Yes. know, schools in the metro, you know, schools from conservatories in the Philippines. Yung mga friends natin, music friends, kung tawagin. Ngayon, this time, maybe this is high time to have our own, to have our very own solid Fourth Watch Church. And this will be the fulfillment. Ito yung magiging fulfillment ng vision ng sugo. Magkaroon ng sariling orchestra ang church. Sana, masasabi natin, Lord, kabahagi ako dun sa fulfillment na yun. Ano? Sana maging panalangin natin, maging panalangin ng puso natin na, Lord, let me be a part of that fulfillment ng vision ng sugo to be a part of this 50th Golden Anniversary Orchestra. Wala man tayong sweldo dito. Wala man tayong tanggapin na commission or anything. Sa langit na ang ating reward. And again, we're not playing for reward. No, we're not playing for reward or any recognition. We're not playing to be recognized. We're not playing to be paid. We're not playing to receive a reward or a prize. No. We're not playing to be, you know, to be known or to be a star, to be recognized. Alam niyo, we are playing to give glory to God. Yun yung first and foremost purpose na meron tayo. Tandaan niyo yan, mga kapatid ko. Huwag niyong aalisin yung purpose. Huwag niyong aalisin yung purpose niyo why you are doing this. Sa panahon na nahihirapan kayo, na ang hirap mag-practice, ang hirap ng pinapagawa sa akin. Sa panahong naiiyak na kayo, sa panahong gusto niyo nang sumuho, remember your purpose. Remember why you started. Remember your purpose. That is to give glory to God. Okay? So, ayun. Sorry, ang daldal ko. Sana tayo. Now, Brother Chester, we will introduce to you, bago tayo mag-proceed sa ating program, Brother Chester will introduce to us sa ating mga teachers na magtuturo sa atin. Etong mga teachers natin, they are our music friends, ano, music friends, and they are hopefully, ano, hopefully, awa ng Diyos, one of these days and someday soon, bago mag-rapture, they will be also fourth watchers, ano? They Praise will be God. also believers. Yung iba sa kanila, nakaka-attend na sa ating mga gawain, kulang na lang bautismo. Nakakapakinig na sila ng mga Bible study. And hopefully, darating na panahon na pwede na magpapasok ulit sa simbahan, makapagpabautismo sila. Okay? All right, Brother Chester will introduce to us our teachers. First po sa flute, Nico Silang Cruz. Basta pag narinig yung Silang Cruz, eh di mo pinamag. Well-known family in the Yes. Philippines who played instruments, or especially the wind instrument. Oh, mga Silang Cruz. So, Sir Nico Silang Cruz, a graduating University of Santo Tomas Bachelor of Music, major in music education, emphasis in flute. Member and flutist player of University of Santo Tomas Symphony Band. Flute player of Velvet Mood Music Ensemble. Violin player at GSE, Gary Silang Cruz Ensemble. Ayan, sila Sir Gary. Former flute teacher of Zayward Music School. Member flutist, Rosarian Band Rosario Cavite. Sorry. Member flutist, Benedictus CYR Band. Attended master class of Viviana Guzman. Ano yun, Grammy-nominated International Soloist, Flutopia at Cultural Center of the Philippines. Attended Masterclass of Jinta, Principal Flutist of Singapore, Symphony Orchestra
Flutopia, a cultural center of the Philippines, attended masterclass of Sara May Gabuyo, international flutist student or renowned flutist Rafaela Trevisani. Sorry po. Ayun po ang ating first instructor, si Sir Nico Silang Cruz. Grabe yung ano nito, credentials ni Nico. Mga Silang Cruz talaga, no? May gawaan na magagaling na flutist yung mga musician. The family of Silang Cruz is well known in the Philippines, especially Sir Gary Silang Cruz, the father. Hindi ka magkakamali. Hindi ka magkakamali. Kumbaga ano yan, plakado na yan. Pag sinabi mong ganyan, impunto yan, on the point. No? Okay, so next, let's move on to next natin, our ano to, clarinet teacher. Clarinet, Josh Nicolas Ocampo. Clarinetist. Saxophonist. Graduating Bachelor of Music, major in clarinet at University of Santo Tomas, Manila. Clarinet player at University at Santo Tomas Wind Orchestra. Former principal clarinet player at University of Santo Tomas Symphony Orchestra. What principal? Former principal. Saxophone player at University of Santo Tomas Jazz Band. Clarinet player at Banda 31 Original of Santa Maria, Bulacan. Assistant principal clarinet at Asia Youth Jazz Orchestra 2015-2016. Classical jazz ballad performer. Performer sa 10 mga daliri at iba pa. Concert Brahms meets Disney concert. Ay, kasama pala dun si Josh. Asian Youth Jazz Orchestra concert at Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Japan, and Philippines. No Limit Tangere Opera. Chicago the Musical at British School Manila, ABS-CBN and USTSO concert. OPM PPMF concert. Grabe to si Josh. Anyways, wow. So ewan ko na lang kung hindi pa kayo maniwala dyan sa magtuturo sa inyo. Sa dami ng credentials, ano? Okay, so anyways, to make the long story short, he's a very credible person. Yes. Ewan ko na lang sa haba ng listahan niya. Idol ko yan si Josh. Pag nagpo-post yan sa Facebook, follow niya rin yan. Alright. And shout out sa ating ano, our very own. Ito. Okay. Next, our saxophone teacher and our rudiments teacher. Si Sir Jonathan James Mina, or tawag natin sa kanya. Kilala siya ng JJ Mina, yeah, sa church. So, graduating, malapit na to, University of Santo Tomas Bachelor of Music, major in music education, emphasis orchestral conducting, alto saxophone player at University of Santo Tomas Wind Orchestra, baritone saxophone player at University of Santo Tomas Big Band, conducted UST Wind Orchestra and UST Symphony Orchestra, conductor of Sprague Strings Ensemble, conducted Maranata Symphony Orchestra and New Creation Chorale, attended masterclass with renowned French conductor Maestro Michael. Jay, dapat pala tinawagan ka to. Paano basahin to? Maestro Michael Costiu. Yan, ayun po siya. Yes po. Ranger at Goodman Music. DCB bassist. He's also our Goodman Music committee member. Yes. One of our trusted and reliable music servant. Goodman Music artist din siya. Maranata Music Training Program bass guitar instructor. Perform with the Philippine Philharmonic Orchestra. Yun yung parang highest grabe na yung orchestra. Grabe naman yung mga credentials ng mga teachers natin. Ano, nakakalula. Nalulula ako. Okay. Next natin, trumpet. Yan, sa mga trumpet player natin, si Sir Mark Nicolas. Yan, nakasama na rin natin yan dito sa... For many times. Yan, sa mga big band orchestra. Nakasama na natin sila. So, former principal trumpet of UST Symphony Orchestra. Former principal trumpet of UST Wind Orchestra, principal trumpet of Band 31 Original of Santa Maria Bulacan, ABS-CBN Philharmonic Orchestra, casual siya doon, Manila Philharmonic Orchestra, Brass Pass, Glass Onion, ito yung mga group, Richard Poon Big Band, yan.
Atlantis Theatrical and Nine Works Theatrical. Yan si Sir Mark Nicolas. Wow. Kaya puro former eh. Mga graduate. Hindi niya na nalagay dito pero graduate na to siya eh. Graduate na siya sa University of Santo Tomas. Next po natin sa trombone. Yan naman sa trombone player natin si Sir Elmer Gumbala. Nakakasama rin natin to si Elmer. Laging present din sa mga tugtog natin sa orchestra. Tugtog sa church. Biyaya. So, graduating din, Bachelor of Music, Major in Trombone, Performance, Major in Trombone Performance at University of Santo Tomas. Former Principal Trombone at UST Wind Orchestra, former Principal Trombone at UST Symphony Orchestra, former Lead Trombone Player at UST Jazz Ensemble, Trombone Player and Assistant Conductor of Kapisanan Banda 11, Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Third prize winner of NAMSA 2014, Trombone Category C, former Casual Trombone Player of the Philippine Philharmonic Orchestra, Reliever Trombone Player at Atlantis Theatrical Entertainment Group, member of the Philippine Trombone Society. Grabe naman yung credential. Estudyante pa yan. Graduating pa lang yan. Paano pag gumraduate pa yan? Next po, ito. Parang dagdagan natin to. Masyadong tinipid. Percussionist. Our percussionist. Although, sige, introduce our instructor. Dagdagan natin yan. Marvin Lorenzo Datar. Yan. And our very own. Bachelor of Music in Performing Arts, Major in Percussion, UST Conservatory of Music 2010. Wah, kailan ba ako gumraduate, Marvin? Doon na ka sa akin. So, also, DCTV, drummer. Drummer ng Docimus Christian Band. Nasa ano lang siya ngayon, Sorsogon. So, drummer din siya ng Docimus Christian Band. Arranger din. Composer. Opo. Yan. So yung sa Fireproof, especially malaki yung ambag niya nung sa album natin sa Fireproof album. Studied under sa paanan ni Sir Feliciano. Yun. Mga percussion majors. All right. So yun ang di pa pala tapos. We have some other instructors. Grabe naman 'to. Ang dami. Ah, sige. Grabe naman. Paisin na natin. Nakikita nyo naman. Daming credentials. Baka abutin din tayo. Okay. Punta natin yung strings. Grabe naman yung mga credentials itong mga to. Yung akin nga parang lang ata eh. Hirap na hirap pa. Ako isang linya lang. Ganun lang. Ang hirap dagdagan eh. Isang ganun lang eh. Kaya okay. Huminga ng Okay. Ayan. So, violin instructor natin. Si John Reynald Isidro, aka Master. Tawag natin. Studying at St. Scholastica College of Manila, Bachelor of Music and Music Performance, Major in String Pedagogy, Violin Principal. So Maranata Symphony Orchestra, Concertmaster 2018 present, Violin and Music Educator in various groups and instructions, Marikina String Ensemble 2015, Lipa String Ensemble, Spragis, Lipa String Ensemble, and Tanawan String Ensemble. Violinist of Spragis String Quartet, Center for Performing Arts, Violin Instructor, Maranata Music Program Violin Instructor, Violinist of 48th Founding Anniversary of Concert at the Park Luneta featuring Dr. Ingrid Santa Maria. Violinist at Tokyo. Yeah. Nakikita na natin lahat ng credentials. Basahin na lang nila siguro. Kasi ito pa. grabe naman itong mga credentials itong mga ito. So kasama ni Master sa string section, viola, si Sir John Gabriel Castillo, a.k.a. tawag natin. Nakakasama na rin natin sa mga events natin ito. Sige, Sir Gab. Currently studying at St. Scholastica's College of Manila, Bachelor of Music in Music Education, Viola Principal. So, conductor siya ng conductor, violist, and captain of current developing St. Paul's Symphony Orchestra in San Pablo Apostol Parish, Tondo, former Tondo Chamber Orchestra. Ayan po. Ayan po yung complete, niya. Ang ganda ng tingin, pag ang dami niyong credentials. Grabe naman. Kumbaga sa general, ang dami mong stars, no? Garang ganun. Ayan. Okay. Ayan po yung credentials ni Sir John Gabriel Castillo. Kung ano yan, grabe. Ito na. Ito si... Sa under sa ating string ensemble sa cello, si Pastor Kem Quillao, Goodman Music Chairman, Docimos... Ba't naligaw ako dyan? Docimos Christian ako Band, cellist, arranger, vocalist, and composer. Cellist at Spragis String Ensemble,
cellist ng Maranata Symphony Orchestra, Manila Local Music Servant, Choir Director of New Creation Choral, and graduate of Bachelor of Music in Music Education, Emphasis in Cello at St. Paul University, Manila. Ayun po. So under din, kasama ni Pastor Kem sa cello, ate si Lauren Lou Garyon. Lauren Lou, yan. Studies Bachelor of Music in Music Education, Emphasis in Cello at UST Conservatory of Music. Principal cellist at Maranata Symphony Orchestra, cellist at Sprague String Ensemble, cellist at UST Symphony Orchestra, cellist at Noli Metangere Orchestra 2019, Maranata Music Program Cello Instructor. By the way, if I may add, ano, itong ano, story ni Sister Lauren Lou Garyon, ito yung example ko sa inyo na it's never too late to learn. Yes. It's never too late to learn. Never too late to learn. Nag-start siya 2015. So, after 6 years, 2021, andun na siya sa level na mas magaling na siya sa akin. Masasabi ko na mas magaling na siya. Upgraded na siya sa akin. Okay? So, she was able to reach the level that I was not able to reach. Okay? So, 6 years. 6 years lang. 2015 lang siya nag-start. Diba? Nag-shift pa siya ng ano. I graduated 2013. So, you do the math. Diba? You do the math. I graduated 2013. Tapos, siya, 2015 lang nag-start. Yan, 2021. At andun na siya sa level. Nalagpasan niya na yung level ko. She was at the level na hindi ko pa naabot. So, example ko to sa inyo na it's never too late to learn. Kung may gusto kayong matutunan, especially, you have a purpose. Ang purpose mo is ministry, to give glory to God. It's never too late to learn. Kaya kung gusto nyo mag-aral ng instrumento, magpursige tayo. We can do it 2.5 years. Nothing is impossible. Amen. Nothing is impossible. Diba sabi sa Bible, we can do all things through Christ who strengthens us. Okay? And the grace of God is always sufficient for us. Sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Kung sasabihin natin, hindi ko na kaya, parang mo sinabi, mahina, Diyos mo. Di ba? Pag sinabi natin, hindi ko kayang matuto, ipag-pray mo sa Panginoon. Di ba? Sampalatayanan natin. By God's help, we can do it. Sa tulong at biyaya ng Panginoon. Di ba? Ang sabi sa Corinthians, this is one of my favorite verse, sabi doon, di ba, in our weaknesses, He is our strength. That in our weaknesses, the power of Christ may manifest in us. Yung kapangyarihan ng Diyos ay makita sa atin. Hindi yung sarili natin eh. Siyempre, pag magaling na tayo, halimbawa si Brother Chester, magaling na. Magaling na siya. Sarili niya yung nakikita doon. Sarili niya. It's not God. It's not Christ. It's Him. Magaling. I can do this. I can do that. You can do this. You can do that. Sarili mo yun. Sarili, it's you. It's not about God. It's not about Christ. It's about you. Pero kung mahina tayo, we are weak. But we were made strong. Di ba? We were made strong. Ang sabi dun sa ano, di ba? That the power of Christ may rest upon me. Napakagandang verse na yun sa Corinthians. The power of Christ may rest upon me. Ang makikita sa'yo, yung kapangyarihan ng Diyos. Dun sa kahinaan mo, dun sa kahinaan natin, ang makikita yung kapangyarihan ng Diyos. And we can do it in 2.5 years. Dalawat kalahating taon, we can do this. We can do it. By the help, by the grace, and by the power of God, we can do it. Magagawa natin to. Walang imposible sa Diyos. Huwag niyong sasabihin mga kapatid ko, I'm too old, matanda na ako. I'm too busy. I have many things to do. I cannot do this. Matigas na daliri ko. Matigas na ulo ko. Let us set aside all the reasons. Iisang tabi natin yung mga rason. Ano? Sampalatayanan natin. Believe. Believe the power of God. Nothing is impossible. Yung 2.5 years na yan, we can do it. We can do it. Ako nananampalataya ako. Yung dalawat kalahating taon na yan, magagawa natin yan sa biyaya at kahabagan ng Panginoon. Sampalatayanan natin. We can do all things through Christ who strengthens us. Okay? Amen. So, hindi ulit message yun. Okay, mm-hmm. Next.
Next, dito na, last sa ating ano, sa string and sa string. Contrabass, Mark Aaron Salcedo. Yan. Contrabass of Sprague String Ensemble and Maranata Symphony Orchestra, Manila Local Bassist. So, yan. Ito yung batang ano, magaling na bata. Ito yung bata. Ilang taon lang to eh. Ito yung ano, ito yung bata na mag ano, magpapa-retire kay Brother JJ Mina. Joke lang. In wonder, one year, biglang gumaling. Oh, wonder kid. Itong si Brother Aaron. Ito si Brother Aaron. Share ko lang din sa yung story niya para ma-inspire kayo. Hindi ko ikinukwento to para yabangan kayo. Hindi ko kinukwento to para lagyan kayo. Hindi. No. Kinukwento ko ito to inspire you. Para ma-inspire kayo. We had our 30th anniversary way back 2017. Itong si Aaron, this Brother Aaron, choir member pa siya nun. Choir member pa siya nun. Sabi ko sa kanya nun, Aaron, nakita ko kasi siya nagbe-bass guitar. Sabi ko, mag-aral ka ng contrabass. Contrabass. And look at he right now. Tignan niyo siya ngayon. Nakakasabay na siya sa mga dugtugan at kaya niya nang magturo. He is now at the level that he can teach. He reached the level right now of being capable to teach. Andun na siya ngayon. Kaya niya nang magturo. Okay? So, it's hindi mo pwedeng sabihin na too late na. Too late na, hindi ko na kaya. No, huwag mo sabihin yan. Dapat, sabi kasi, I have read articles, dapat mag-aral ka ng instrument 6 years old, 7 years old. No, example ko nga sa inyo, Sister Faith. Hindi ko alam kung ilang taon siya, nag-aral, 20 years old yata siya noon, nag-aral siya. It's never too late to learn, mga kapatid. Basta may pagnanasa ka, magpagamit sa Panginoon, sasangkapan ka ng Diyos. Okay? Yes. Next. Lastly, oy. Oy. Shout out. Sino nag-edit nito? Ang kinis. Brother Roy ata to. Si Marvin. So, yan. Sight reading class. Yan. Chester Bundok. Docimos Christian Bank Keyboard and Arranger Doc. Goodman Music Artist and Arranger. Bachelor of Music in Music Education at University of Santo Tomas. Yan. Babasa tayo ng notes. Si Brother Chester, he's our arranger sa Docimos and also sa Goodman Music. And also sa, sabi ko na pala Docimos, and our keyboardist, ayan, keyboardist sa Goodman Music and sa Docimos. Okay? So, he will be teaching you sight reading. Importante po magbasa ng notes. Pastor Kim, kailangan pa ba magbasa ng nota? Pwede ba tenga-tenga na lang? Maganda rin yung tenga-tenga. Maganda rin yung we do. Sabi ko nga, we use our eyes, we also use our ears. Siyempre, music yun. Ano ba ginagamit mo sa pakikinig ng music? Mata? Hindi ka naman makikinig ng music gamit mata. Ang gagamitin mo, tenga. Pero, bukod dun sa tenga, dapat gumagamit din tayo ng sight. Bakit? Siyempre, the more senses that we use, mas magiging kapit ang ating tunog. Especially orchestra tayo. Ang total number natin, 100 plus, I think 130 plus ang total attendance natin. So imagine mo yon, 130 plus the players, the musicians, magkanya-kanyang pakinig, aral, ano. I'm not against, ano, don't take me wrong. Don't take it the wrong way. I'm not against Sifra. I'm not against Widow. Ano? Don't take it the wrong way. Ngayon, imagine this scenario. Excuse me. Imagine this scenario. Mag-aaral tayo ng piyesa, 130 plus na musicians, music servants, kanya-kanyang pakinig. Ang problema, yung pakinig ni Brother Chester, iba sa pakinig ko. Gets nyo? Yung pakinig niya, iba sa pakinig ko, iba sa pakinig mo. Anong mangyayari sa atin nun? Magkakagulo tayo. Kaya, dyan papasok yung ating sight reading para kumapit, for us to be cohesive. Cohesive. Pag sinabing cohesive, kapit. Para kapit ang ating tugtog. And we also have nagiging standard, kumbaga. Kasi yung pagpakinig lang, aaralin mo, maganda rin yun. Maganda rin yun. Pero sabi ko nga, two is better than one. We use our eyes, we use our ears. Okay? So yun natin. Meron pa ba? Meron pa ba tayo? Okay, so let us proceed our questions. Sa ating question.
Ang nangyari, ato, naging problem natin to nung, ano, ng ating project last December. Pero no problem. Kung if you're using tuba sa usapon, no problem. Gagawan natin ang paraan yan. Magagawa natin ang paraan. Either we transpose the tuba or if you know how to play the tuba, ng tuba mismo talaga, di ba? So, pwede nating, ano, pwede natin magawa ng paraan yan. Okay? Meron dito question. Basahin ko, yung nasa Zoom. Ito, question po. Possible po ba na pwedeng umaten sa dalawang lesson like saxophone and flute? Pwede daw ba, sir, na, pastor, na dalawang class yung a-attenda niya, mag-sax and flute? If you're a beginner level, I would suggest that you stick with one instrument muna. Yes. But if you're like an expert like Brother Chester, if you're an expert level, pwede ka na mag-aral ng mag-explore, di ba? Pwede ka na mag-explore. Ako, nag-explore na ako ng winds, nagsasaksak na rin ako. Pakonti-konti. So pwede ka na mag-explore pag if you reach that level kasi baka ma-confuse ka eh. Kasi you have to build the skills that are necessary to play the instrument. Hindi mo basta-basta matutugtog isang instrumento. You have to have the necessary skills to play it. Okay? So, ayun muna. Focus ka muna sa isa. Pag beginner ka. Pero if you're advanced level ka na, why not? Diba? By all means, mas maganda, mas marami kang alam. Diba? Oh. Sabi ko nga, upgrade yourself. Okay? Next, do you have more questions? May questions pa ba tayo? Oh, wala na. Wala nang tanong. Are you sure regarding the rules? Wala kayong katanungan? Ito ba? May additional question. Natanong na yan. Meron pa ba tayong additional questions? Wala na? Paano po pag magkaiba ng time zone? Paano po pag magkaiba ng time zone? Paano po ang pag magkaiba ng time zone? Nasa setup na yan ng ating instructors. Siguro, especially yung mga nasa Middle East, pwede kayong may schedule, may bukod kayong schedule kay, example, sa violin, may bukod kayong schedule kay Brother Rainiel. Ano? Siyempre, hindi naman kayo pipilitin, alauna ng madaling araw, nagbabiolin kayo. Di ba? Tapos, siyempre, mabubulabog yung kapitbahay nyo nun. Hindi naman tama yon. So, nasa pag-aayos na lang. So, I will talk with our instructors, no, mentors natin, na ayusin natin yung scheduling. Okay? Para hindi tayo magkaroon ng problema. Tapos siguro, no, yung bawat, siguro yung as a class na lesson, pag hindi rin, ano, naka-record na lang din siguro, no, para pwede rin i-share, ma-rewind yung mga, mga rudiments, mga solfeggio class. Katulad nun, I will talk with the officers kung pa, especially siguro yung concern niya is yung sa klase naman. Pag sa mga rudiments class, let's see what we can do. Either we have a separate schedule for you or we record the class and for you to watch it. Ganun na lang. We will look for alternatives. Kung ano yung mga posible natin gawin. Pag magkaiba ng time zone, paano kayo magkaklase, di ba? Example, kung marami naman kayo, marami kayo sa lugar nyo, sa ganung time zone, like you're more than 10, we can have a separate class for you. Pero kung nag-iisa ka lang naman, you can siguro replay. Replay mo yung, ano, yung klase, recorded class. May isa pang question. Consider din po bang absent pag nagkasabay po sa gawain? Minsan po kasi busy din po sa lokal. Depende po yung depende po yung ano, syempre hindi tayo magsiset ng practice ng klase kasabay ng Bible study. Oh. Una sa lahat, hindi tayo sasabay sa gawain. Hindi tayo magsiset ng schedule kasabay ng worship. Ay, hindi po ako mag-worship. Eh bakit kapatid? May violin class po kami eh. Di ba? Pagkagara naman. Wala. Ano, mga kapatid ko, hindi tayo magsiset ng schedule ng kasabay ang gawain. Ngayon, yung sinabi niyong busy, it depends yan sa busy na yan. Kung magagawa ng paraan, and by the way, this program is
Let me remind you, this program is sanctioned by the council. Hindi po nanggaling sa akin to. Ako po ay napag-utusan lang ng konseho ng apostol na tipunin ng ating mga kapatiran para bumuo ng orchestra. Hindi po ako may promotor. Hindi po ako promotor nito. Nautusan lang po ako at ako po ay sumusunod. Ngayon, this is sanctioned by the council. At ang ating mga head pastors, they should, or rather, they are informed they will receive a letter, I believe. Makakatanggap sila ng sulat, ng letter, official letter, to support and to give their support and consent sa inyo na mag-participate sa ating mentoring program. So, let's say example, paano po yung pag may busy sa lokal, may ganito, may ganyan. Nasa pag-aayos ng schedule yan. Nasa pag-aayos, ayusin natin yung schedule natin. Example po, naunang magbigay ng schedule yung yung teacher mo. Example, Wednesday, 7 p.m. Tapos, biglang may nag-arise na trabaho sa lokal. Biglang nagkaroon ng trabaho sa lokal. Bigla kang minessage ng pastor, kapatid, i-edit mo to, 7 p.m. Anong gagawin mo? Pero kung hindi naman ASAP yung video, pwede mo sigurong replyan yung pastor, opo, pastor, gagawin ko po after po ng class namin. Kung hindi naman ASAP, di ba? Kung hindi naman kailangan ASAP, opo, after the class po, gagawin ko po. Ganun, time management lang. Or, kapatid, linisin mo yung chapel, 7 p.m. Eh kaso, kapatid, yung ano, gawin mo to. Eh kaso nga, may klase ka. Kung hindi naman ASAP, if it is not urgent, pwede ka muna sigurong umattend ng klase. Pero pag urgent, gawin mo, syempre. Pag urgent. Eh kapatid, yung chapel na susunog. Huwag naman mangyari. Jesus Christ. Yung ano, ganito. Pag, alam nyo na yan, pag emergency, syempre, ibang usapan yan. Pero kung hindi naman emergency, hindi naman urgent, baka naman pwede kayong umattend ng klase and after the class, you can do your task, you can do your job sa lokal. Time management lang po. Ano? Ngayon, in the case na talagang emergency yung gagawin nyo sa lokal, mag-request kayo ng reschedule sa teacher nyo. Kung hindi talaga magagawa ng paraan. Pero kung magagawa naman ng paraan, hindi urgent, hindi naman emergency, umatay muna tayo ng class, saka natin gawin yung dapat natin gawin. Okay? Next question, si Sir John, si Sir Gabriel. Ano po gagawin sa student na walang vid na pinapasa? Pag hindi nagpapasa ng video. Siyempre, una, i-remind natin yung student. Remind natin na magpasa sila ng video. Magpasa sila ng video. Tapos, let us remind the representative. Kasi, kumbaga, sagutin ng leader yan eh. Sagutin mo yan. Being the leader, it's your task. It's your obligation na sabi ko nga kanina, itulak pataas, itulak pa forward yung mga kasama mo. Ano? So, kung kumbaga, leader ka, tapos hindi mo fina-follow up yung kasama mo, you are being irresponsible. So, sagutin natin yon, mga representatives, mga leaders, na i-remind at lagi nating kulitin yung mga kasamahan natin na mag-send ng video. Weekly video para ma-monitor. Ano? Kulitin natin sila. Anyways, I'm going to have a separate meeting with the representative to remind you. Pero, ang tungkulin natin yun na paalalahanan sila. No? Paalalahanan natin sila. Wag natin silang susukuan. Kahit matigas ulo, wag nating sukuan. Ano? Ganun talaga. It's part of being a leader, ng team leader, to be a representative na hilahin natin yung mga kasama natin pataas. Ano? Sige. Next, ilang hours po ang class natin? From Inces, Villa Santa? Depende po sa class. I believe yung mga usually kasi depende po sa setup eh. Pag klase, like, let's say music class, siguro 1.5 hour is enough. Depende kung marami. 1 hour to 1.5 hour yun yung rudiments and solfege natin. 1 hour to 1.5.
with the exception sa instruments. Depende sa instrumento. Usually, pag one-on-one instrument, 1 hour lang yan. Pero kung marami kayo, let's say yung sa violin, kasi napakarami natin violinist, no? 60 plus ang violinist natin. Tapos yung beginners, nahahati sa tatlong level yan eh. Beginner, intermediate, advanced. Yung tatlong yan, madami yan. So, depende sa teacher, sa setup ng teacher, kung tuturuan niya ng sabay-sabay o hahatiin niya, depende po sa teacher yan. Depende po sa availability niya. Halimbawa, sa isang linggo, si Brother Rainiel, available siya this week. Available siya ng Monday, Tuesday. Hindi pwedeng gawin niya 1.5 hour ng Monday, Tuesday, 1.5 hour. Or next week, available niya, Wednesday lang siya dahil ang dami niya kailangan ipasang projects. Available siya Wednesday lang. Pwede siya mag 3 hours ng Wednesday. Depende na po. Depende po sa teacher. Teacher niyo po ang mag-remind sa inyo sa scheduling. Ito, kanino po ipapasa yung ng video? Kanino po magpapasa ng video yung student? Sa instructor po ba o sa representative? Sa pagkakaintindi ko po, sa pagkakaintindi ko po kanina, sa representative, ang trabaho ng representative is to gather, compile the videos. Tapos siya yung mag-upload sa drive. Opo po. Kasi imagine niyo po, kawawa naman po yung mga representative, yung mga teachers natin, kung sila pa yung mangungulit sa inyo. Mga estudyante rin po sila na graduating yung iba. May mga ginagawa pong pang-graduate na requirements. Iba, may mga responsibility rin sila. So, dagdag pa dito, responsibility sa lokal, bukod po doon, tuturuan pa nila tayo. So, tulong na po natin sa kanila yon na magpasa tayo. Huwag na natin silang pahirapan na magpasa tayo. Kasi kung sila pa yung mangungulit sa atin, kawawa naman sila. Marami na po silang iniintindi. So far, wala pa ulit ng question. May questions pa po ba? Ano pa pong ating katanungan? Mukhang ano na. Yeah. Dami pala. Nagdodota yung mga... Nagdodota po ba yung mga instructor? Retired na po kami. Retired na po. Medyo busy na eh. Aba. Ano pa po mga katanungan natin? May mga additional questions pa po ba tayo? Do we have more questions? Sige, tanong lang po tayo. Para maliwanagan po tayo. Ito, kailan daw po start ng pagtuturo? Okay. We will launch our mentoring program, Awa ng Diyos, this May. Praise the Lord. As early as this week, at tabayanan po natin, we have made, lahat po ba kasali na sa Facebook group? Meron tayong Facebook group. Meron din tayong Facebook group chat. Dalawa yun eh. Facebook group, doon natin ipopost yung mga announcements. Tapos, we also have our group chats. Ewan ko na lang kung ma-miss out niyo yun, ano? Ewan ko na lang. Group chat, saka close group. Dalawa yan. Ewan ko na lang kung ma-miss out yung mga announcement. So, tapos bukod doon, meron pang mga sections. May mga group chat pa ng sections. Let's say, string section, wind section. So, ang daming group chat, di ba? Ako nga, nahihilo na ako sa dami ng group chat. Pero, may mga group chats tayo, doon natin ilalagay yung mga schedule of classes. And we will also have, hopefully soon, magkaroon tayo ng official Facebook page. Mag-launch tayo ng ating official Facebook page, PMCC Fort Watch Orchestra. Yes. Praise the Lord. Kasi yung dito sa Manila, awa na po ng Diyos, ang pinangalan natin, Maranata Symphony Orchestra. So, itong ilalunch natin is PMCC, Fort Watch Orchestra. Praise the Lord. Okay. So, do we have more questions? Another one. Yeah, sige, paratingin nyo lang yung tanong. Pag may questions kayo. Ito. Yung video po... Yung video po ba na ipapasa ay base po sa ipapagawa ng instructor? Yes. Instructor nyo na po ang magbibigay sa inyo na kung ano po yung dapat gawin. Of course, siguro hindi naman tayo hihinga ng TikTok
No, no. Hindi naman siguro, wala naman siguro ganun, ano? Huwag kayong magpapasa ng TikTok, syempre. Kapag hiningi sa atin, yung practice natin, ano? Ano yung practice natin? Pakita natin. Instructor nyo na pong magbibigay sa inyo nun. Ito, natanong na rin to kanina. How about po sa time zone? Iba-iba po time zone in different place. Okay. I-set up po natin yan with your instructors kung ano yung the best na magagawa natin to consider your time din, syempre. So let's meet halfway, ano, with our instructors. Sige po. Okay, do we have more questions? Ang dami pala natin. Pagtingin ko kanina sa akin, parang ang tingnan natin. Ang dami palang page sa Zoom. Oo, as of now, we have 89 participants. 89? Mm. 89 participants. Sakto siya eh. 100 ba yun? 100. Eh di paglampas 100. Eh, iba kasi doble-doble, no? Iba isang account lang. Alright. So, we have more questions. May mga katanungan ba? Violent reaction? Oo. Meron po ba tayong mga katanungan? Sige po, keep it coming. Kung may tanong lang po kayo. So, kung wala nang tanong, ano, saka siguro pagtulog nyo, saka nyo maiisip yung tanong nyo, i-message nyo na lang yung i-message nyo na lang yung instructor nyo. Ano, i-message natin yung mga representative. Ano, malay nyo pag ano, napanaginip, ay, ito yung tanong ko na dapat ko itatanong. Paano po kung walang instrumento? Nako po, ayan. So, doon yung itanong, saka nyo i-message yung instructor nyo. Ano? Okay? Sige. So, ilista nyo lang. Pag may mga questions kayo, siguro nahihiya kayong i-chat, okay lang din. Lista nyo na lang, tapos i-message nyo yung mga instructors nyo para tingin nyo sa instructor nyo. Basta, any concern, para tingin nyo sa instructor para magawa natin ang paraan. Ngayon, i-remind ko po kayo, panatilihin po natin ang kapayapaan. Ano? Let us united. Be united. Let us be united in one spirit. Ano? Ulitin ko po. Panatilihin po natin ang pagkakaisa. Okay? Isang pamilya po tayo dito. Una sa lahat, magkakapatid tayo sa iglesia. Bukod doon, magkakapatid tayo sa iglesia, magkakasama tayo sa ministry. We are one big family here, a family of music family. Avoid po natin ang hindi pagkakaunawaan, any misunderstanding, avoid po natin 'yan. Avoid natin yung mga awayan. It's not time for, you know, quarrels and, you know, bickerings. Hindi na po panahon yan. Ang lalim na English, sorry. Hindi na po panahon dyan sa mga ganyan. Okay? So, avoid natin yung mga hindi pagkakasunduan, hindi pagkakaunawaan. Let us, you know, maintain the right spirit and, you know, be united in one spirit. Maging united tayo. Sabi naman din sa Bible yan, di ba? Sabi ni Jesus, a house divided by itself shall not stand. So, tayo din. Kailangan maging united tayo. Kumbaga, yung tunog natin, paano kakapit yung tugtog natin, yung tunog natin, kung tayo mismo mga tumutugtog, hindi kapit. So, we should be united and cohesive. And hopefully, sa mga susunod pa natin, we are planning to have this general assembly. Like, ano ba sabi ko? Once a month or twice a month? Sinong nakakatanda? Hindi ko matandaan. Hindi ko matandaan sa meeting ng officers. Pero we're planning to have this general assembly at least once a month. Or kung hindi man once a month, twice a month. Kung hindi kaya, once a month. So, you know, we could be connected to each other more. And next time, meron ng interaction. Ito kasi puro kami lang yung dumadaldal, kami lang yung nagsasalita. Sa next general assembly natin, we will have interactions para masaya, no? Fun and interactive activities. All right. Praise the Lord. So, if there's no more questions, closing prayer na tayo? Or do we have another part? Special number. Okay, so we have a closing number pa. Sige. Sige, let us witness the Maranatha Symphony Orchestra with its number.